Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot nyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, nakikinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo, pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung either, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, naramdam na siya'y nag-iisa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang, sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting tao ang nanay mo, mabuting tao ang tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon, pero nandiyan kapag kailangan mo, hindi man nila maibigay yung lahat ng kailangan mo, pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila, nandiyan para sa'yo. Mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people. Alagaan mo yan. And be blessed because of them. Tagal kang naghihintay at nag-a-ask sa Panginoon ng biyaya. Kapatid, nandiyan na pala eh. Kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito, tanda pa rin yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos nung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyong napakgan ay parang aanin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman, pero kapag nagkagipitan, huyo ka na lang. Ang naisin mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid, yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, dumadamay na. Kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo eh, alam mo eh, gagawin na ang lahat para sa iyo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo, ha? Ang Diyos galit sa taong may itutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin natin, biyaya na makita natin sa banal na pagdiriwang natin ngayon. Sino po dito ang malungkot dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan? While normal lang namang malungkot, sana ito'y
sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo. Sa mundo. Sa kasalanan. In the end, only three things will last. Faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. Inasmuch as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot, ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pag-asabi niya sa atin, huwag tayong matatakot, ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaliktad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente. At hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng Diyablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga, yan ang magkukublis sa atin, yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plan ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ipinapalandra ng demonyo sa atin. Sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay nang nagsabi sa ating hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi paghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong pinitawan. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba at kakainggitan mo ang iba. Huwag kang mapressure.
If you'll just concentrate on your own face, not on the face of others, makikita mo eh. Pupwedeng parang nauna sila, pero makikita mo rin kung tututukan mo lang talaga. Ito yung sinasabi ko, na yung blessing ng iba, huwag kang magpapanik, huwag kang mag-aalala. Kasi may blessing ka rin, maniwala ka. Hindi nakababawas at lalo tigit, hindi nakakaalis ng blessing mo yung pagpapala na natatanggap ng iba. Makatatanggap ka rin, makikita mo rin. At kapag natanggap mo, kapag nakita mo na, you'll realize na yung moment na natanggap mo at nakita mo na, speaking of blessing ha, yun talaga yung araw, yung panahon na itinakda ng Panginoon na ito ay iyong maranasan o makita. Sapagkat habang hindi mo pa ito nararanasan, yung blessing ha, may ginagawa siya sa buhay mo na konektado o higit pa sa blessing na hinihiling o gusto mo. Kaya nga sabi natin, pagtiwalaan mo yung proseso, hindi yung biyaya lang na iyong ginugusto, sapagkat bago dumating sa biyaya na iyong ginugusto, may proseso. Bago bumuhos yung ulan, may namumuumo ng ulan. Ang ating Panginoon ay Panginoon at Hari ng sanlibutan at walang hanggan. Panginoon siya at Hari siya, hindi ng biyaya lang na hinihiling mo. Hindi yung araw lang na makukuha mo ito, kundi yung proseso that would lead to this blessing na hinihingi mo. Naintindihan po ba natin ito? So trust the process. Especially when you give everything to God. Lord, ikaw nang bahala. Gagawin ko ang makakaya ko. Pero sige, ano man ang hantungan ng panalangin ito at ng pagsusumikap ko, magtitiwala ako sa iyo. Sapagkat nagtitiwala ako, hindi lamang sa gusto ko, kundi yung ibibigay mong proseso bago ko makamit yung gusto ko. At yung gusto ko, ibibigay mo yon sa panahon mo at sa paraan mo. Nako, kapatid, kapag natanggap mo yung blessing na yon, hindi mo pinanghinayangan at hindi mo kinatamaran at hindi ka nagreklamo sa proseso. Ang tagal-tagal ko na nagdarasal ha. Ang tagal-tagal ko na nagsisiga pa. Ang tagal-tagal ko na umaasa. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kung hindi ka ganon, you'll realize, again, perfect timing yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa'yo. And you'll realize na kapag nandyan na yung blessing, siguradong higit pa sa inaasahan mo. Sabi nga natin, when it comes to blessings, tapos inihalin tulad natin sa ulan, when it rains, it pours. Nandyan, dagsa, nandyan, bugso, nandyan, siksik, liglig, at umaapo pa. So, don't give up. As if for all you know, baka na dun ka na sa end ng proseso. For all you know, namuuna yung ulan. Nandyan at uulan na. Sabihin natin, sulit ang ating paghihintay at tama lang na tayo ay naghintay. So, keep on looking. Keep on praying. Keep on trusting. Keep on hoping. Keep on loving. Keep on sacrificing. Because trusting and hoping in the Lord will eventually pay off. Kahit parang wala pa, magtiwala ka, may nangyayari na, may mangyayari pa, at yung pinakahuling mangyayari, higit pa sa biyayang inaasahan mo talaga. Amen. Kamusta po ang tulog ninyo? Nakakatulog po ba kayo ng mahimbing o madali kayong magising? Nakakatulog po ba kayo sa oras at sapat sa oras? Kung hindi oo ang sagot ninyo sa lahat ng mga tinanong ko, malamang mas malusog na kaysa inyo ngayon ang mga eye bags ninyo. Kaya nga ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon, rest, pahinga, matulog. Of course, this is more than just sleeping. Pero sigurado, nakasama sa rest na sinasabi ni Kristo, ang pagtulog natin. May kilala ka ba na nagre-rest nang hindi natutulog? Pupwede, pero for quite some time lang. Pupwede kang nagre-rest, pero nakapikit lang ang mga mata mo at hindi ka natutulog. Pero yung 24/7, every day, hindi mo pwedeng gawin yung kinakailangan nating matulog. Kaya nga may araw at may gabi. At kaya nga
ipinrogram tayo ng Panginoon na mapagod and therefore matulog. Kung papaanong kayong mga magulang, lalo tigit kayong mga ina, ay natutuwa kapag pinagmamasdan ninyo ang inyong mga anak, maliit man o malaki na, natutulog ng mahimbing. Ganon din ang Panginoon natin. We are in the state of grace. Kasi mahirap matulog kapag inuusig tayo ng ating konsensya. Mahirap matulog kapag meron kang mga atraso. Mahirap matulog kapag meron kang mga utang. Hindi lang literal, kundi utang din na meron kang naatraso, nagawang atraso sa ibang tao. Mga kapatid, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kapwa ng lubos kung tayo'y agad na pauubos. Kahit ang Panginoon ay namahinga rin. Pagkat kung hindi, maaga tayong masagat. Burnout, magkakasakit, malulungkot, at mamamatay agad. And God doesn't want that. Natutuwa ang Panginoon kapag tayo natutulog ng mahimbing. Especially kung bago tayo matulog, ay isinusurrender natin ang lahat sa Panginoon natin, na ang dasal natin ay parang ganito rin. Panginoon, ginawa ko po ang lahat ng aking magagawa. Hindi ko pa po natapos ang dapat kong tapusin. May mga dapat pa akong ayusin. Pero alam ko, simula kinabukasan at sa mga susunod pang araw, sa tulong mo, ito'y kaya kong tapusin at ayusin. Kasi kapag ganon ang disposisyon natin, and then we sleep soundly, sabihin nun, we are trusting God wholeheartedly. Isa po kasi sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga makakatulog agad at nakakatulog ng mahimbing ay sa dami-dami nating mga alalahanin. Gusto nating matapos agad-agad ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman po masama. Matatapos naman yan eh. Pero may phasing yan. May kanya-kanyang yugto at panahon yan. Huwag po nating apurahin. We can only do so much in a day. Tama, meron tayong 24 oras, pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na body clock at hindi nakapattern yan sa 24 hours. Kaya nga napapagod, sabi ko nga kanina. And therefore, kinakailangan nating mamahinga. In connection with this, whenever we are sleeping soundly, resting quietly, hindi lamang tayo naniniwala that God relaxes us, God refreshes us. Naniniwala din tayo that while God does something in us, God also does something for us whenever we sleep. Hindi lamang tayo naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa sa atin, kundi may ginagawa rin ang Diyos para sa atin. Ito yung paniniwala natin katulad ng panalangin, Lord, nagawa ko na po ang lahat, Ikaw na po ang bahala. Yun bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayos, naayusin natin hinabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang pagising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay naisurrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are a step or steps closer to solving our problems than we were before we slept. Meron daw isang lalaki, isang gabi, nag-check siya ng FB account niya habang natutulog ng mahimbing ang misis niya sa tabi niya. So habang nag-check, nag-scroll siyang ganon, biglang may nag-send ng friend request sa kanya. At doon sa profile picture, ah, maganda. Si Loco, in-accept naman agad. Pagka-accept niya gano'n, na-activate na rin, pati messenger, minessage niya. Nagkakilala na ba tayo? Nag-message sa kanya, ah, mabilis! Mabilis ng internet! Hindi pa. Sabi naman ba eh, pero kilala na kita, matagal na. Kasi may common friends tayong dalawa. Nakuha ko nga yung number mo eh. Iriring kit. Ah, mang ganun ba? Si lalaki, patay mali siya. Ang sabi ng message ng lalaki, ah, ganun ba? Thank you for your invitation sa FB. At sumagot, agad yung babaeng bilis!
ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Oh my gosh, di mo na itatanong, matagal na kitang crush. Alam kong may asawa ka na, pero hindi ko mapikil, eh, sensya na. Alam po ninyo ang ginawa ng lalaki. In fairness, hindi naman agad nag-reply na. Hindi agad nag-reply, pero chinek yung FB account ng babae. Nakita niya, totoo, may common friend sila. So, nagsasabi ng totoo yung babae. At, kung minsan, kayo namang mga babae, iba yung profile picture ninyo. Kaya kaming sila lang palang mga lalaki. Chinek talaga. Natulas ako. Chinek talaga niya. Yung mga old pictures sa album. Ayan. Ay, maganda talaga. Sexy talaga. So, totoo rin. Hindi malayo. Yung sinasabi sa kanyang crush siya. Alam nyo yung ginawa ng lalaki. Magre-reply na sana. At alam nyo na kung saan mapupunta. Pero, biglang parang kumislo. Yung asawa niyang katabi niya. So, natigilan siya. Napagmasdan na niya yung asawa niya. Yung asawa niyang pagod na pagod dahil maghapong inaasikaso siya at ang mga anak nila. Yung misis niya na pupwedeng may sinagot, may naging asawang iba sapagkat maraming nang liligaw sa misis niya pero ang sinamahan at pinakasalan ay siya. Ang misis niya na mahal na mahal siya at ang mga anak nila. Ang misis niya na kahit para bang medyo nalolo siya na okay lang, basta maalagaan lamang sila. Ang misis niya na may nanay na babying baby, ito. Ang misis niyang may tatay na ipagtatanggol at ipagtatanggol ito. Ang misis niya na masayang masaya sa piling ng mga kapatid nito. Ang misis niya na may pamilya na ang lahat ay gagawin para dito. Pero ang misis niyang iniwan ang comfort zone, ang safe zone na ito, ang malaprinsesang buhay sa pamilya nito upang sumama sa kanya at maging misis. Ang misis niya na mahimbing na natutulog sapagkat malaki ang tiwala sa kanya. Tapos lolokohin niya? Dali-dali, in-unfriend niya yung babaeng impakta. Parang binlock pa niya, ibinaba niya yung cellphone niya, niyakap ang miss niya, nagpasalamat sa Diyos para sa miss niya. Ganon sana. Ang sabi nga ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kaya tayo tinutukso ng Diablo dahil ayaw ng Diablo na pinagpapala tayo. Iiyak ang mga anghel kapag nagkakasala tayo para sa Diyos. Kasi alam ng mga anghel kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na sa kabila ng marami nating pagkukulang at kasalanan, pinapatawad tayo, pinagpapala ba tayo. Kaya lang yung mga pagpapalang ito ay hindi natin mamamaximize, hindi natin ganap na maranasan. Yung mga pagpapalang nakaamba pa, yung mga nakalaan na pagpapala pa, kung tayo patuloy sa pagkaka. Sala. Ikaw man ang mga magulang, di ba? Hindi mo naman bibigyan ng mga blessings sa anak mo kung hindi nagpapakatino ito. Hindi dahil sa hindi mo mahal, kundi dahil alam mo na dapat ay disiplinahin mo muna at maging mature muna ito. Ganun ang Diyos. Kaya sana mga kapatid, ha? Bulong pa lang ng Diyos. Blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito eh. Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi! Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings eh. So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito, marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na. O kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na! Umiwas na!
bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kesa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa eh. Kasi kapong magpapakatino ka sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala nang pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, eh parang wala ka ng choice doon kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila lang may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya.